Itong mga ganyan na attorney kagaya nitong nagpadala ng kanyang question sa atin, paano ba sila makakahingi ng tulong? Ano ba yung mga dapat nilang gawin? Para naman kahit pa paano, kahit mga 10% man lang ng ginastos nila, maibalik sa kanila. So first question, first nilang gagawin is yung mga advertisement, kailangan na print out. To prove na may advertisement talaga. Nangyari. So everything, attorney, kasama doon pati yung naging conversation. So i-print nyo lahat. Yung mga, may mga post doon na ito yung binibenta, ganyan, i-print nyo. It's an evidence na may advertisement talaga. Meron bang agency or office na pwede nilang lapitan? Yun muna una. I-print nyo lahat. Pangalawa, ang bago kayo magdemanda, sulatan nyo ng demand letter. Okay, ang sino? Kung sino may nag-advertise, demand letter na ano ba yung advertisement nyo. Sobrang exaggerated to the extent na panuloko na yan. I need a refund, parang ganun, lahat ang sasabihin nyo. So, that's another. I mean, attorney, ma-i-cut ko lang po kayo. Sulatan, meaning kailangan dumaan sa post office o pwedeng through online na lang din kayo mag-usap? Pwedeng online, pwedeng post office. So, basta ang proof natin na napadalhan ng sulat. So, may print out din. Kailangan na may proof na natanggap. Ayun, ha? Okay. In a demand letter kasi a law on contract, kailangan na may demand to make your obligation a default. May default on your obligation. Kasi kung walang demand, maghihintay ka lang, walang default yon. So in order to have a default in all your obligations, kailangan may demand. May kinakailangan ba? Bayaran mo? Meron filing fee? May mga filing fee. Minimal lang naman filing fee. May mga ganun. Roughly about how much yun, attorney, if depende yan, but hindi naman siya sobrang mahal. Mga 500. 200 pesos, mga ganyan lang. Hindi siya masyadong mahal. Mga kailangan pa ba dyan ng mga abogado para i-defend yung mga ano? Initially, hindi pa kailangan. But kung may mga may litigation na talaga na magsagutan na, kailangan talaga ng lawyer. Pero yung ganyan, attorney, matagal po ba yung proseso niyan? I mean, kailangan ba mag-take time yan? Kailangan mag-give sa trabaho? May tinatawag tayong due process. Ayan. Yung problema sa atin, due process. Totoo. Pagkatapos, yun yung nagpapatagal, attorney. Papatagal no? Yan. So, ang gagawin, pag nag-file ka ng kaso, bibigyan pa ng isang hearing officer ng DTI ang seller na pagkakataon, sagutin mo yung demanda. Within? Mga sabi na, within 10 days, within 15 days, sagutin mo yan. Pagkatapos na sinagutan, yung nag-complain, mag-reply na naman. Pagkatapos, ikaw buyer, or sagutin mo naman yung reply mo, o yung seller, sagutin mo naman yung reply ni buyer bago ang hearing stage. Kaya siya matagal, attorney. Parang kayo lang dalawa ang naglaban ng So, yun ang problema sa atin kasi may tinatawag din due process. And that is part of our democratic system.